Hello po, magandang umaga at hapon po sa ating lahat. So let me just share my presentation to the class po. So clear na po ang aking presentation. So on my part, I'll be discussing the statement of cash flows. So what is a statement of cash flows? Statement of cash flows is a financial statement that shows how changes in balance sheets, accounts and income affects cash and cash equivalents, and breaks the analysis down to operating, and also it breaks the analysis down to operating, investing and financing activities. Normally kasi sa cash flow statement, this is where the company shows kung ano man ang cash flows ng company, the income, the inflow and the outflows of the company. So sa statement of cash flows po, meron tayong tinatawag na operating activities, investing activities and financing activities. So ano ang operating activities? Operating activities deals with the daily operations of the business, and such as the increase and decrease in the current stocks. Based sa definition, ito ang lahat ng operation na ginagawa ng isang company. So may it be yung sa pagpo-purchase nila sa services ng company. A part na rin yun ng operation ng operating activities. So some examples ng operating activities sa cash flows, as stated in my presentations, as are the following: receipts of the sale of loans, debt or equity instruments, and the trading portfolios. As an example po sa cash flows, sa aming company, we have this trading department. So sa trading department po, sa part ng operations nila, we are getting products from our suppliers. Then these products will be sold sa end. So pagka nabenta na po namin yung products na nanggagaling sa supplier namin, this will generate revenue and it will falls to inflow po. But magbabayad din naman po kami sa supplier kasi nga may kinuha kaming product sa kanila. Pag nagbayad po kami ng pera, pag nagbabayad ka ng pera sa supplier mo, then automatically po magpo-fall siya sa cash flow na siya namang papasok sa statement natin sa cash flows. So next is sa investing. Sa investing po, investing is an inflow and outflow of cash for buying and selling for the long-term plans, long-term assets po. Kasi sa investing naman, dapat kasi laging naka-focus din naman kung ano ba ang dapat na i-invest ni company, kasi hindi naman sila dapat basta lang bumili ng isang product or isang material for a short period of time. Kasi laging tinitingnan sa finance na kung ano man ang dapat nilang i-purchase, kung ang particular asset na gusto nilang makuha, dapat for a long period of time. Kasi kung short period lang siya, wala din. Bali, walang makikitang revenue doon. So, part ng investing po, sa example po sa investing sa cash flows, yung deposition of fixed assets and investment upon from a cash course funding at saka ng income received from interest. Kung ano man ang nare-receive po natin sa mga interest, nare-receive po natin sa ating mga clients, ito po ay makikita natin sa investing. Then, outflows po, yun po sa disbursement po ng fixed assets at saka sa mga other bonds po apart from cash equivalents. Then, moving forward po sa financing activities, financing activities are related to the capital of the company. So, ito pong financing activities related to the total capital of the company. Kung saan nakikita po dito kung ano man ang finances ng company. Some examples, yung inflow po at saka ng outflows,
Yung sa inflow po, dito yung makikita natin yung cash revenues from disbursement of debentures, shares, at saka ng kung ano pa. Or yung cash inflow po of the company na by increase by permanent financing from financial institutions or sa banks. While yung outflow po is ito po yung sa restorations of loans, yung pag-re-repurchase po ng shares at saka ng debentures. Then, uses of cash flow statement. The very basic uses of cash flow statement po is yung sa forecasting, allocation of cash, at saka ng position of cash. Kasi sa top management, usually, lagi sila nanghihingi ng statement of cash flows. Dahil dito, nakikita nila kung anong meron ng company, kung anong pera meron ng company, kaya ba nilang makipag-deal pa on a new contract, especially pagka itong mga particular contracts, particular tenders ay kailangan ng mas malaking value. Sa company kasi namin, usually, lalo na pagka nakaka-receive kami ng mga tenders, sa tenders may tinatawag tayong performance bond, tender bond. Sa tender bond, naka-mention doon kung anong value na kailangan mabigay ng company. So, doon pala makikita kung si company ay kayang mag-provide ng ganong kalaking amount. Apart from that, pagka na-award yung tender, magpo-provide naman sa company ng financial statement for 3 years, 3 years financial statement na pino-forward sa company. Doon nakikita ng company kung ito bang company na to ay kayang ma-sustain itong particular project for like say 3 to 5 years. Kasi usually sa mga tenders minimum ay 2 years, may 1 year, 2 years, mayroon ding 5 to 10 years na project. So yun ang pinaka-importante nilang tinitingnan sa cash flows ng company. Then, pasensya na po at hindi ko masyado na-explain. Then, ito na lang po ang pinaka-sample ng statement of cash flows. Makikita po natin dito na from the year 2020, makikita po natin yung income ng year before tax na nakamention dito na 7.2 million. And sa 2021, may lumabas na 3.8 million, but this is related po sa balance sheets at saka ng statement of account. Then, makikita din po natin dito kung ano ang meron sa investing at saka na sa financing activities. Lahat ng ito ay manggagaling sa mga activities na ginagawa ng company. Yun lang po. Thank you.